Wednesday na bukas, may plano ka na bang sorpresa para kay Daddy? Dito po sa Alagang Kapatid, nauna na kami. Ilang mga tatay ang tinulungan naming maghanda para sa kanilang very special day. At may budget man o wala, tuloy-tuloy ang selebrasyon. Kasabwat po ang buong Liga ng Kalusugan, sama-sama nating gawing espesyal ang tanging araw sa buong taon na ginugunita ang kadakilaan ng mga haligi ng tahanan, ang ating mga tatay. 24 pa lang po ako ngayon, pero kadalasan napagkakamalan po akong matanda na, mga 28 ganun. Minsan umabot pa ng 30. Ngayon 30 years old pa lang ako, minsan nakapagkamalan ako mga 35, 37. Kasi ano na nga daw eh, manong na raw ang ano sa akin, yung itsura ko eh. Hindi lang daw mga nanay ang nalolosyang. Dahil ang nakilala naming mga tatay, tinakasan na rin ng lakas at tikas. Kaya, to the rescue kami dyan. Busy lang ako itong tumbo na to. Medyo may panahon kasi parang tamad yung, ano, yung katawan mo eh. Siyempre, gusto ko i-maintain ko yung katawan ko, mapaliit yung tiyan ko. Tapos yung magaro ng kahit yung papano, si Mexic yung katawan mo, yung pagkataba mo. Aksyonan na rin natin ang beer belly ni Daddy. Simulan na natin ang offline bawasan ang beer belly ni Daddy. Mulang 50 yun, doon na ako naglaylo. Lumaylo na kami. Sa kasa ngayon, minsan naman iwalay kami sa tulugan ng misis ko. Minsan, sa isang tatlong tao, sa tatlong buwan, minsan isa lang, ganun. Pero nahihirapan, hirap na rin ako. At kung ang babae may menopause, ang mga lalaki dumaraan din pala sa katulad na sitwasyon. Alamin kung ano ang andropause sa ulat ni Doc CJ. Andropause, isa nga ba itong kabawasan ng ating pagkalalaki? Magandang umaga mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim. Magbibigay sa inyo... Ano nga ba sa tingin niyo ang sukatan ng pagkalalaki? Maginoo? Gwapito? Matipuno? Macho? Wala na eh, wala na magagawa kundi na tumatayo eh. Oo, syempre hindi lalaki yun. Pero mo, ganyang age ka eh. Hirap ka na sa pagdating sa ganun, di ba? Ay, ganun naman lalaki. Sabihan nga eh, pag nawala ka na sa ano ng babae, wala ka na. Tulad ng mga Eva, kapag nagkakaedad na, ang mga adan dumarating din sa puntong tila nalalagas at nawawala na ang dating tindig at tikas. Kung ang mga babae may tinatawag na menopause, sa mga lalaki naman kung tawagin ito andropause. Andropause, isa nga ba itong kabawasan ng ating pagkalalaki? Ito yung panahon kung saan nagkakaroon ng kakulangan sa testosterone o androgen ang isang lalaki. Kaya ang tawag natin sa kondisyong ito ay androgen deficiency in the aging male or Adam. Sa laymen, ang mas kilala nilang salita ay andropause. Ang ibig natin sabihin, sa lahat ng mga normal na lalaki, lahat ay dumadaan sa stage ng andropause o yung androgen deficiency kapag sila'y nagkaedad na rin. Ang testosterone o androgen ay isang uri ng hormone na humuhubog sa pagkalalaki ng isang tao tulad ng pagtubo ng bigote, paglaki ng Adam's apple at muscles, at nagdidikta ng gana niya sa pakikipaglabing-labing. Nasa peak ang testosterone level ng isang lalaki sa edad na 20 hanggang 40 years old. Pero unti-unti itong bumababa pagtungtong sa edad na 50. Si Mang Rogelio, 65 anyos, nararanasan na raw ang mga senyales ng andropause. Kung dati laging excited si Mister sa pakikipaglabing-labing kay Mrs., ngayon, unti-unti na siyang nanlalamig. Mulang 50 noon, doon na ako naglaylo. Lumaylo na kami. Sa kasa ngayon, minsan naman iwalay kami sa tulugan ng Mrs. ko. Minsan, sa isang tatlong tao, sa tatlong buwan, minsan isa lang, ganun. Pero nahihirapan, hirap na rin ako. Eh kasi unang-una eh, wala na eh. Hindi na po ako inetusan eh. Kaya minsan sa tatlong buwan, isang beses na lang, parang karinyo lang sa mag-asawa, lambing na ganun. At kahit gustuhin niya man daw, katawan niya na mismo ang bumibigay. Pinipilit niyo. Sabi ko, tama, pero naawa din ako. Naawa din ako sa kanya kasi hindi na siya tinatayo ang talaga.
minsan ba, parang gusto ko, naawa din ako sa kanya minsan, parang gusto ko siyang lapitan, ganun. Eh, nung ano, nilapitan ko siya para yakapin lang naman yung anhin, di ba, bilang mag-asawa. Nang aming ipasuri ang testosterone ni tatay, ang resulta. Ang normal kasi na level ng testosterone ay depende sa edad ng isang lalaki. Sa kaso ni tatay, maaring mababa ang kanyang testosterone kung ikukumpara sa isang mas batang lalaki. Subalit, kung ikukumpara ito sa mga kasing edad niya, nasa normal siyang level. Ang testosterone kasi ng isang lalaki na nasa 20 to 40 years old ay dobling mas mataas sa testosterone level kapag dumating na sa edad na 50 hanggang 80 taon. Kumpirmado, ang ganitong level ng testosterone gaya ng kay Tatay Rogelio ay early stage o unang senyales ng andropause. Pinaka madalas makita sa mga pasyenteng bumababa yung testosterone sa kanilang dugo ay yung pagbaba ng libido o yung pagkahilig sa pagkikipagtalik sapagkat itong hormone na ito, testosterone, ang nagbibigay talaga ng gana sa isang lalaki para magkaroon ng gana sa pagkikipagtalik. Kung kaya naman, kapag nababawasan ito, maaari ding nababawasan ang pagkahilig ng isang nagkakaedad na lalaki. Eh, okay lang, wala na. Kung ayaw, di wala. Wala. Ano, titis lang namin, wala. Hanggang sa isa ka, may edad na rin kami. Bakit mo ganun pa? Parang nakakayaan na rin. Eh, wala na. Hindi, misa, wala. Okay lang. Pero bukod sa aspetong sexual, may ibang iniinda si Mang Rogelio na higit na nagpapahirap pa sa kanya bilang padre de pamilya. Madalas din daw siyang maging moody. Nagkakaroon din ng kaibahan sa mga kaugalian. Dito na nagsisimulang maging bugnutin minsan. Maaring naririto na rin dumarating yung panahon kung saan ang isang lalaki ay nagkakaroon na rin ng mga kakulangan sa konsentrasyon sa kanilang mga ginagawa. Minsan umaabot pa sa depression. Iyon lang ayoko sa kanya. Ano siya, anak ng binago niya. Nagiging ano siya, yung maingay. Konting diferensya, galit na agad siya. Ang madalas na pagbabago ng ugali at panghihina ng katawan ay ilan din sa mga senyales ng andropause. Isa sa maaaring remedyo sa andropause ay ang tinatawag na testosterone replacement. Sa mga ibang mga kalalakihan na talagang merong mga simptomas na hindi na nila makaya, minsan nagbibigay kami ng additional testosterone sa mga pasyenteng ito. Subalit hindi lahat ng mga pasyenteng bumababa ang testosterone ay kailangan bigyan ng gamot. Pero hindi lahat ng kalalakihan tanggap na normal na nararanasan ang ganitong kalagayan. 8 sa bawat 10 Pilipinong lalaki ay naniniwala na ang kanilang pagkamacho ay base sa galing ng kanilang pakikipagtalik. Kaya madalas, kapag kinakapos, isa sa mga kasagutan ay ang pagkuha ng gamot na pampalakas o pampagana. Siya si Mang Ben, di tunay na pangalan, aminadong may andropause. Pero sa kagustuhan niyang maging bata ang pakiramdam, 8 taon na raw siyang gumagamit ng gamot na pampagana. Kaya naman palaban pa rin daw siya sa edad na 75. Minsan, pupunta kami ng mga beer house. Gano'n. Alos, ano yun, 2 beses sa linggo. May table, may babae. Magpapahig ng pahalik sa'yo, pahipo. Hindi, gagawin mo na yun. Ngayon, pag medyo nasolve na yung babae, gusto mo kayaan na lumabas. Kung sasapa sa'yo, lalabas mo na. At sa tuwing nakakainom ng gamot, feeling teenager daw siya ulit. Pero bumabata man ang pakiramdam, may ibang bagay siyang idinadaing. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng sakit ng ulo o kinakabahan ba kayo magkaroon ng problema sa puso? Kinakikirap naman ko nga sarili kung yung tibok ng puso o madalas. Pagka medyo madalas, parang pagod ka. Oo. Pahinga muna. Pahinga muna. Oo. Yung sakit ng ulo, hindi naman kayo dinadat na ng ganun. Oo. Walang kamalay-malay si Mang Ben na ang mga gamot na ito ay may malaking banta sa kanyang kalusugan, lalo na't minsan na siyang na-stroke. Maari siyang magkaroon ng atake sa puso. Maaring humina ang puso niya. Maari din siyang mawalan ng malay sa sobrang baba ng presyon. Ayon sa isang pag-aaral ng United States Food and Drug Association, ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot din ng panandaliang pagkabulag, pagkabingi, pagsusuka at sakit ng ulo.
Ang mga lalaki may edad 65 pataas at may mga sakit na diabetes, hypertension, back injury at problema sa puso ay hindi rin pinapayuhang gumamit ng ganitong gamot. Isa pang babala, ang mga oral erectile dysfunction medicines ay hindi nakaaapekto sa pagpapataas ng level ng testosterone. Ibig sabihin, hindi ito lunas sa andropause. Ang mga gamot na ito ay hindi konektado ang epekto sa testosterone. Ang mga gamot na ito ay nagpapatagal ng pagkakaroon ng pagtigas ng ari kung kaya't kaya pang makipagtalik ng isang lalaki. Tumanggi si Mang Ben na sumama sa amin para magpasuri. Kaya naman si Mang Rogelio na lang ang dinala ng alagang kapatid sa ospital para maipa-check up sa isang endocrinologist. Dumaranas man siya ng early stage ng andropause, maganda naman ang resulta ng pagsusuri. Sa pangkalahatan, dapat siguro tanggapin ng bawat lalaki na darating ang panahon na bababa talaga ang level ng kanilang testosterone sa katawan. Karamihan sa mga lalaki, lalo na kung ang kanilang pamumuhay ay malusog at tama habang sila'y bata pa, maaring walang maramdaman kahit na bumababa ang kanilang level ng testosterone. Normal lang sa sino mang lalaki na kahantungan ang andropause. Kailangan lang ni Mang Rogelio ng sapat na pagpapahinga, wastong pagkain at suporta ng pamilya. At para naman hindi ito maagang maranasan, umiwas lang sa bisyo tulad ng alak at paninigarilyo. Ang pagkalalaki di masusukat sa numero ng testosterone o sa dalas ng pakikipagtalik, kundi sa mga responsibilidad na kaya mong panindigan at sa pangangalaga sa pamilya at ating mga mahal sa buhay. Magandang umaga. Ito po si Doc CJ, ang inyong Investigadoc.